Ilang taon na ang tinakbo ng masayang pagsasama ng pamilya ni Jana Dominguez at ng mixed martial arts fighter na si Miki Ablan na masasabi niyang subok na ng panahon ang katatagan nito. Ngunit bago nahanap ang kaayusang ito, sandaling nabalot ng kontrobersya ang pagsisimula ng kanilang relasyon. Kamakailan ay isang matinding dagok naman ang dumating sa pamilya ni na Miki at Jana at buong tapang nila itong hinaharap ngayon. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Pamilya ni na Miki Ablan at Jana Dominguez. The Love Story. Taong 2011, pumutok ang espekulasyong pagkakamabutihan ni na Miki at Jana. Hindi nga naging maganda ang dating nito sapagkat si Jana ang tinuturong dahilan sa hiwalayan ni Miki at ng dating karelasyon na si Iwamoto. Noong October 2009, ikinasal si na Miki at Iwa sa Cavite. Pero halos 2 taon lang silang nagsama at nagkahiwalay rin. Kasabay nga nito ay ang napaulat na iringan sa pagitan ni na Jana at Iwa kung saan ay nariyan ang mga pariniga nila sa bawat isa. Bagamat nung umpisa ay walang direktang pag-amin o pagtanggi si Jana tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Miki, sa kabila na naglabasang sweet photo sila online, kalaunan ay kinumpirma niya na rin ito at hindi na tinago pa. Sa isang interview sa kanya noon, una sa kanyang binigyang linaw ay ang patungkol sa isyong pagiging third party niya. Paliwanag ni Jana na bago pa man sila naging malapit ni Miki sa isa't isa, ay matagal na itong hiwalay kay Iwa. Hindi daw niya ugali na pumasok sa isang bagay na alam niyang mapapahamak siya at may magagalit sa kanya. Ayon kay Jana, kaya lang naman daw nalaman na nagdi-date sila ay dahil sa mga nagsulat nito sa dyaryo na katunayan anya ay matagal na silang lumalabas ni Miki at hindi biglaan ang nangyari. Sobrang unfair daw para sa kanya na masabihang ng agaw dahil ang totoo ay wala naman siyang inagaw at niminsan ay hindi niya yon ginawa. Hindi naman itinanggi ni Jana na nag-cross ang landas nila ni Miki nung panahong karelasyon pa nito si Iwa. Nangyari daw ito sa Tagaytay, celebrity dealing ni Iwa tapos kasama nito si Miki. Kwento niya na talagang lakad-dropa lang ito, ni hindi nga raw sila magka-text ni Miki at wala ni anumang ugnayan sa isa't isa. Hanggang sa nabigyan sila ng pagkakataon na magkausap sa pamamagitan ng Facebook messaging. Ayon kay Jana, ito yung panahong pareha silang broken-hearted ni Miki. Doon ang araw nagsimula na ang simpleng chat ay nasundan ng pagkikita nilang muli. Mas nakilala nila ang isa't isa kung saan ang kanilang bonding moments ay kalaunang nauwi sa pag-iibigan. Ayon kay Jana, kaya siya napa-oo ni Miki dahil sa nakita niyang kabaitan at pagiging gentleman nito. Napakabait nga raw na tao nito na sobrang taliwas sa physical na nakikita na maraming tattoo sa katawan. The Tres Marias. Bagamat may ilang nagduda nung una kung magtatagal ang kanilang relasyon dahil sa napakabilis na tinakbo nito at kalakip na intriga, pinatunayan ni Jana at Miki ang kasiguraduhang nararamdaman sa isa't isa. Puno ng pagmamahal ang pagsasama nila at makikita ang magandang relasyon ng mga ito sa loob ng ilang taong tinakbo. Katunayan noong June 2023 ay nagdiwang ang dalawa ng kanilang 12th anniversary. Sa binuo nilang pamilya, isa sa nagpatatag nito ay ang bunga ng kanilang pagmamahalan, kasama ang tatlong nagagandahan nilang mga anak na tinatawag nilang Tres Marias. Sila ay sina Isabel, Mikael at Julian Gabriel. Bagamat si Isabel ay anak ni Miki mula sa dating karelasyon, nakabuo na magandang mother and daughter relationship si Jana rito. Katunayan si Isabel ang itinuturing ni Jana na panganay niyang anak. Sa kanyang social media account, makikita ang masayang bonding ng kanilang pamilya. Sa Father's Day post niya para kay Miki, ay pinakita niya ang masasayang moments nito kasama ang mga anak. Ayon kay Jana, jiu-jitsu buddies sina Miki at ang kanilang anak na si Julian. Bukod sa kanilang family photos, hindi rin nagpahuli sina Jana at Miki sa pagpapakita ng kanilang sweetest photos. Nariyan din ang suporta ng mga ito sa isa't isa at magkatuwang sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Jana and Miki mourns death of Isabel. Ang pagsasama ni Jana at Miki ay mas lalo pang naging masaya sa pagdating ng kanilang uniko iho na si baby Michael Zablion Ablan III na isinilang noong October 7, 2023. Ngunit ang magandang balitang ito ay agad din napalitan ng labis na kalungkutan na siyang sumusubok ngayon sa katatagan ng kanilang pamilya. Dahil kasabay ng pagsilang ni Jana sa kanyang bunso, ang siya namang mismong araw ng pamamaalam ng kanyang panganay. Pumanaw si Isabel dahil sa heart failure at lung infection sa edad na 20 taong gulang lamang.
Sa kanilang social media post, ramdam ang labis na pagdadalamhati ni Jana at Mickey. Wala sa hinagap ng mga ito na bigla na lamang silang iiwan ang kanilang panganay na anak. Inilihim daw sa kanila ni Isabel ang nararamdaman nito dahil ayaw nitong may mag-alala sa kanya at makaabala ng iba. At sa isang interview, binalikan ni Jana at Mickey kung ano ang mga pangyayari o kaganapan bago pumanaw si Isabel. Sa Manila kasi nakabase si Isabel kung saan may sarili siyang condo unit, habang sila Mickey at Jana ay nakatira sa Clark, Pampanga kasama ang iba pa nilang mga anak. Anilay nagkaroon ng asthma attack si Isabel na hindi ito nakahinga. Sabi ni Jana, paulit-ulit na tinanong ni Mickey si Isabel kung kumusta na ang pakiramdam nito. Sobrang strong at independent daw kasi ni Isabel na sinasabing okay lang ito. Nagpa-home service pa raw si Mickey nang magpa-blood test kay Isabel dahil tinatamad ang anak na lumabas ng kondo at nagpa-online check-up na rin. Sinabihan naman daw sila ng doktor na okay ang lahat at may binigay lang dito na gamot. Sinabihan daw ni Mickey ang anak na mag-message kapag may problema. Pagkatapos nito, ay bumalik muna siya kay Jana sa Pampanga dahil emergency na rin manganganak ito. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa yaya ni Isabel na isinugod ito sa ospital. Matapos ang ilang subok sa pag-revive nito, tuluyan ang tumigil ang tibok ng puso ni Isabel. Excited pa nga raw si Isabel na makita ang bagong silang na kapatid. Ayon kay Jana, magka-chat pa silang dalawa bago siya manganak ng madaling araw ng October 7. At bago raw siya mag-ruggy sa gamot, ay nakapag-send pa siya ng picture ng baby at doon niya nabasa ang reply ni Isabel na praying mommy at sinabing matangos ang ilong ng kanyang kapatid. Kasunod nga nito ay natanggap nilang tawag na inatake si Isabel kaya dali-dali niya pinaluwa si Mickey para puntahan ito. Habang nasa recovery room ay naghihintay daw ng update si Jana tungkol sa kalagayan ni Isabel kung saan ay binawian na nga ito ng buhay. Masasabing hinintay talaga ni Isabel na maisilang muna ang bunso nila bago siya lumisan sa mundo. Ayon kay Jana, dinagdagan nila ang pangalan ng bunsong anak para may alaala pa rin sa panganay na anak. Ang Zab sa Michael Zab Leon ay mula sa pangalan ni Isabel. Jana and Mickey revealed biggest regrets about daughter's death. Dahil sa nangyari naroon ang pagsisisi ni Mickey na sana itinakbo niya na sa ER o ospital ng mga sandaling iyon si Isabel. May mga panahon din daw na sumasagi sa isip nila baka bigla ang atakihin ng asma ang anak. Pero bilang magulang, nakampante sila na sa gusto ng anak na maging independent na makakuha sa antibiotics, sa inhaler, sa nebulizer. Pag-amin ni Mickey, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa nangyari na dapat ay nakiramdam na siya at hindi na sana siya naghintay pa na magsabi ang anak. Sana raw yung unang inatake si Isabel ay sinugod niya na agad ito sa ospital kahit pa sinabi nitong okay siya. Baka raw iba ang kinalabasan ng kwento at kasama niya pa ang anak. Masakit anya na siya ang maglilibing sa kanyang anak sa halip na ito ang maglilibing sa kanya. Isa din sa labis na pinagsisisihan ni na Mickey at Jana ay wala sila sa huling sandali ni Isabel na hindi man lang nila ito nakausap para sabihan na lumaban pa. Bilang magulang, sobrang hopeless daw sa pakiramdam na wala sila sa tabi ng anak nung nangyayari ang lahat ng yon. Pero lahat daw ng mga katanungan nila kung bakit ito nangyayari sa kanilang pamilya ay nasagot ng isang tagpo. Kwento ni Mickey, sa labis na pangungulila ay hinahanap niya si Isabel kung kasama ba nila ito. Ito lang anyang naisip niyang paraan para makausap ang anak. Nang buksan daw niya ang kanyang mga mata, nakita niya nakalagay sa TV ang katagang God Above All. Naalala daw niya ng mga sandaling iyon si Isabel dahil sa palagi nitong sinasabi na put God above all sa anumang problemang kinakaharap. Doon daw niya napagtanto kung bakit kinuha agad ang anak. Kahit na sobrang hirap at sakit, kinailangan nilang i-let go si Isabel dahil alam nilang bumalik na ito sa tahanan ng Panginoon. Jana said sorry to Isabel. Si Isabel ang itinuturing ni Jana na panganay niyang anak. 9 taong gulang pa lamang ito nang dumating siya sa buhay ng mag-ama, kaya naman naroon ang malalim nilang samahan na parang tunay na mag-ina. Kaya naman sa pagliza ni Isabel, naroon ang labis na kalungkutang nararamdaman ni Jana, lalo pa at nangyari ito sa araw ng pagsilang ng kanyang bunso. Sa kanyang eulogy para sa anak, inalala ni Jana mga sandaling kasama si Isabel. Anya ito ang nagturo sa kanya kung paano maging isang ina. Palagi nga raw niya sinasabi sa lahat at sobrang proud sa pagsasabi ni si Isabel ang kanyang firstborn child. Kahit hindi daw sa kanyang sinapupunan ito ng galing, palagi niyang sinasabi at sinigurado kay Isabel na anak niya ito at unang panganay. Ito rin ang unang apo at first baby girl ng lahat. Kailanman ay hindi daw sila nagkulang na ipaalam kay Isabel ang tungkol sa bagay na ito at masaya na ito ang kanyang baby ate.
Inilarawan din ni Jana ang anak bilang masunurin na never pangaraw niyang napalo dahil sa sobrang bait at talagang nakikinig ito. Aminado naman siyang hindi siya ang perpektong ina na hinahanap nito, pero tiniyak naman daw niya na gagawin niya ang kanyang best para maging mabuting nanay sa lahat ng kanyang mga anak. Alam din daw ni Jana na may hinaing si Isabel sa kanya na na-open up na may mga pagkukulang siya bilang isang ina. Paliwanag niya na minsan kasi ay hindi siya affectionate at hindi masyadong showy o touchy. Gusto niya kasi ng tough love sapagkat gusto niyang turuan ang mga anak na maging matapang dahil sa alam niyang hindi all goodness ang meron dito sa mundong ibabaw. Humingi rin ng tawad si Jana kay Iza na wala siya sa tabi nito sa mga huling sandali na kanya rin pinagsisisihan. Sa puntong ito, tumulo na ang kanyang mga luha habang patuloy sa kanyang eulogy. Ayon kay Jana, isang araw sa nagpapatibay sa kanya ngayon at nagpawala ng lahat ng mga katanungan sa pinagdadaan ng pagsubok ng kanilang pamilya ay ang iniwang mensahe para sa kanila ni Isabel na God above all. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!